Itetest natin to kung talagang waterproof siya. Tsaka yung link nito, tsaka kung saan ko to nabili, ilalagay ko na lang sa description ko ha. So, ito na. Lazada. So eto siya. Tsaka yung mga kaibigan ko kasi nag-aayang mag-camping. So wala akong tent kaya nag-order kami nito. So i-review natin tong tent na to kung okay ba siya gamitin sa kami sa pamilya ko, family of 4. Marami ding namang tent na binibenta dito sa amin. Kaso yung ano nila, available na lang nila is good for 2 persons saka 3. Eh sa akin, gusto ko kasi yung ano, yung malaki. Kasi apat kami lahat, kaya ito yung best from JNT. So shout out sa iyo JNT. Thank you po. So, i-open na natin to. Tsaka, itong tent pala na to is ano, hindi yung four sides lang. Yung sa akin is yung hexagonal, tsaka ano, yung kulay niya ay kulay green. So ito siya guys. Hindi ko ini-expect na ganito pala kalaki. Kaya titingnan natin yung loob. Tsaka itong type ng tent na to is automatic. Parang ano, yung parang umbrella lang. Automatic siyang ano, i-open mo, hindi yung kagaya ng iba na manual. So, meron siya nito. Ito, i-explain ko ito mamaya. Meron siyang manual. Saka, meron din siya nito. Try natin i-open. Excited na ako. So ito yung temporary lang na setup. Tsaka nilagyan ko na ng ito. Parang ganito. Dito sa ano, sa sides niya. Yung expectation ko nito is akala ko maliit lang. Kaya ito, open mo to dito sa gilid, may zipper siya. Tsaka ito, pwede siyang ano, pwede siyang awning or pwede niyong gawin niyang like that. So ito may ano siya, may mosquito net. Ito. So ito yung loob, napaka-spacious niya. Look. Yung taas. Tsaka yung nakaganda nito is meron pa siyang bintana. Meron siyang ano. Yun. Nakalimutan ko yung measurement niya. Yung measurement niya ilalagay ko na lang sa ano, sa description. But this is before 280
by 140 by, I don't know, something like that. So ito, this is good for me. This is good for four people. Yeah, saktong ano, four person. Four big guy can actually fit here. Ito yung ano, yung height niya. Height. Our kids is 8 and 4. So tingnan mo. Yung 8 years old na bata is really can stand up. Nakakatayo pa siya. So yun, stop moving. So ito yung space namin pag actual camping na. Lalagyan lang namin to ng ano, bed dito. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung awning niya. Ito. Lalagyan mo lang siya dito. Tapos, ganun. Yung purpose din ito is, ito yung itatali mo. Itatali mo dito somewhere, tsaka doon. Doon sa lupa. Kaya meron ganito. So, yung ano niya is, parang ganito. Setup niya. Titingnan natin kung ano, kung okay ba siya pang ano, pang outdoor na camping. Saka yung quality niya waterproof. Look, makikita mo kasi sa quality ng ano niya, ng ginamit na materials. Look, waterproof siya. Pwede na to. Let's go camping. Yeah. So, ito na yung pinakahihintay nyo, guys. Itetest natin to kung talagang waterproof siya. Tsaka yung link nito, tsaka kung saan ko to nabili, lalagay ko na lang sa description ko, ha. So, ito na. Approved to sa akin. So, kung nakikita nyo, yung tubig niya, wala lang, parang dumadaloy lang sa ano niya. Isang pitik-pitik lang, wala na. Check mo sa loob mo. Check natin dito sa loob. Tingnan nyo. It's dry. Look, walang leak. Yung problema ko na lang nito is paano kapag mahangin. Maybe ano, lalagyan ko lang siya ng tali both sides, yung parang gaganon siya para hindi siya maayog-ayog. Yun, sa susunod na video ko baka meron tayong video na ano, na camping na ano. Tsaka yung mga pina-promise ko sa inyo na ano, sa mod ng Fortuner ko, i-reveal ko na. Malapit na, guys. Pasensya na talaga kasi medyo ano lang eh. Medyo busy lang talaga. So, baka magkaroon kami ng ano, ng outing ng pamilya namin. Tapos, masusubukan ko tong ano, binili kong tent. Kaya, yun. Until the next video, thank you for your support. And, sana wag kayong magsawang sumuporta. Yeah! Long live!